How many regional offices are there in the PNP? O, ilan daw yun? 17 regional offices. Who is the father of the Philippine National Police? O, sino daw ang tatay ng Philippine National Police? So, kung titingnan natin yung ano, yung logo ng PNP, sino yung nakatayo dun sa logo ng PNP? Siyempre, di ba sino? Si Lapu Lapu. Sino si Robert Peel? Si Robert Peel ang father ng British Policing System or the father of modern policing system. Eh, sino naman po si Director General Cesar Nazareno? Siya naman po yung kauna-unang Chief PNP. Eh, sino naman po si Brigadier General Rafael Crame? Sa kanya po pinangalan ang National Headquarters ng PNP na matatagpuan sa Quezon City na ang tawag ay Camp Crame. Okay, so ang sagot natin dyan ay Lapu Lapu. Next, the taking of the person in the custody in order that he may be bound to answer for the commission of crime. O, ano daw ito? Yung inuhuli mo yung tao at ikukustody mo at tatanungin mo siya at dapat niya sagutin yung nangyari sa krimen. Guys, ano ba yan? Isa-isay na naman natin. Pag arraignment, ito naman po yung pagbabasa sa iyo ng krimen na isinasampa sa iyo. Okay, the reading of the nature of the crime na isinasampa sa iyo. Okay? Ano naman ang search warrant? Pag sinabing search warrant, ito yung written order na magsa-search sila ng mga gamit or material in connection sa crime. Okay, maaari yung i-search nila yung bahay mo. Diba, tatandaan ano yung mga pwedeng makita, shabu, firearms, basta kung ano lang ang nakalagay sa search warrant, yun lang po. Okay, kaso may mga ano yan, may mga grounds pa rin yan, may mga exemption, no? So, tsaka natin pag-aaralan yung mga exemption yan. Dumatay sa search warrant. So, tatanong, eh, pwede ba tayong magkalkal at magpumasok sa loob ng bahay without search warrant? The answer is, ano, no. Okay, the answer is no. Dapat lagi may search warrant pag magkakonduct ng search. Ano naman yung warrant of arrest? Written order po para sa pag-aresto ng tao. Okay, written order para sa pag-aresto ng tao. Inuutusan ng lahat ng law enforcement na hulihin yung taong ito. Okay, halimbawa hindi nahuli yung tao. So, yung warrant of arrest ay ibabalik sa korte yan at si korte ay mag-i-issue ng panibagong warrant of arrest. So, ang tawag natin doon ay alias warrant na walang expiration date at hanggat hindi siya nahuhuli, continuous pa rin yun. So, ang sagot natin dyan ay arrest. Next, it refers to the ways and means are resorted for the purpose of trapping and capturing the lawbreaker in the execution of his plan. Ang keyword natin, ways and means resorted para daw matrap at na-capture yung mga masamang elemento. Okay? Isa-isa na naman natin. Ang RA 7438, tatanda na, RA 7438, ayan po yung rights of the accused under custodial investigation. Okay? Ang criminal investigation, it is a art. Okay? It is an art. Art po yan. Ano ginagawa ng criminal investigation? Tatandaan natin yung tatlo. Locate the offender. Tandaan na, locate the offender, identify the offender, and provide evidence for his guilt. Tandaan nyo yung tatlo na yun, ha? Ano yung instigation? Ang instigation, ito yung law enforcement or pangyayari na yung law enforcement ini-induce or ini-instigate niya na gumawa ng isang krimen yung taong ito. Pag gumawa na ng krimen yung taong ito, eh bigla niyang huhulihin. Okay? So, parang ang ginawa, yung pinahamak. Okay? Pinahamak mo yung tao. Okay? Pinagbabawal ng batas po yan. So, ano sagot natin dyan? Entrapment or bypass operation. Pero anong pinakatawag talaga dyan ay bypass operation. Ano naman yung entrapment? Yung entrapment po, ayan yung police parlance or termino lamang ng mga
pulis. So ang sagot po natin dyan ay entrapment or bypass operation. Next, the following are the elements of crime or offense except o lahat daw po ay elements ng crime or offense. Alin ang hindi? So kasama po ang capability, kakayahan, desire, kagustuhan at opportunity. Okay, o pagkakataon. Ano hindi kasama? Police, visibility. Ano yung pinaka-importante daw na elemento ng crime or offense? Ang pinaka-importante po dyan ay opportunity. Pero ang hinahanap kasi, except. So, ang sagot ay police, visibility. Next, the highest court of the court or the highest court or the court of last resort in the Philippines. Ano po yung pinakamataas sa korte? Okay? MTC ba? RTC? Court of Appeals? Hindi po. Okay? Kasi ang pag MTC, pwede pang i-appeal sa RTC, pwede pang i-appeal sa Court of Appeals. Okay? Pag Sandigan Bayan naman po, mga ang kasama dyan ay mga graft and corruption at ang salary grade ay at least 27 at pataas. Mga public official lang nilalagay dyan. So, ang Victoria Court, maganda dyan, hotel yan. No, pagkasama mo si girlfriend. O, may nagsabi, sir, eba paano yung food court? Ah, kain muna kayo sa food court bago kayo punta sa Victoria Court. So, ang sagot natin dyan ay Supreme Court. Next, number 9, the actor of the criminal justice system. Okay, sino yung actor ng criminal justice system dyan? So, ang sagot po natin dyan ay offender. Pero isa-isain na naman po natin. Si woman, siya yung forgotten victim. Woman is a forgotten victim. Si juvenile offender, forgotten offender yan. Juvenile offender, forgotten offender. Pag si victim, forgotten one. Ulitin natin ha. Offender is the actor. Pag victim, juvenile. Kapag victim, forgotten one. Pag juvenile offender, siya naman po ang kinukonsider na forgotten offender. Pag si woman, forgotten victim. So next, number 10. Which of the following is the most important pillar of the Philippine criminal justice system? Okay, lagi ko pong lilinawin sa inyo. Pag criminology licensure examination, ang isasagot niya po dyan ay law enforcement. Okay? Pero kapag ang tanong ay dito sa NAPULCOM or PNP entrance examination, ang tinatanong is most important na pillar, tinanong sa PNP entrance examination, ang sagot po natin yun ay community. Pero pag ang tanong sa board exam naman, pinaka-important pillar, sagot doon, law enforcement. E ano ba yung pinag-aaralan natin ngayon sa PNP entrance examination? Okay? Ano yung law enforcement? Yung law enforcement, nandyan po yung PNP, NBI, LTO, MMDA, Bureau of Correction, no? They enforce the law. Ang correction naman is a fourth pillar ng criminal justice system. Mga kulungan ang nandyan. So, ang rapid tool po in action, ito yung isang palabas na maraming natutulungan talaga, no? So, support natin si Idol Rapid Tool po. So, ang sagot natin sa number 10 ay community. Next, number 11, an act granting chief of the PNP and director and the deputy director for administration of CIDG the authority to administer oath and to issue subpoena M subpoena jusses tecum. Okay? Ibig sabihin daw nito, ang PNP ay nagbibigay na ng subpoena at nag-a-administer na sila ng oath. Pero selected lamang ang binigyan ng kapangyarihan. Sino yung binigyan ng kapangyarihan? Si Chief of the PNP, number 1. Si Director and Deputy Director for Administration ng CIDG. Okay, Director and Deputy Director for Administration ng CIDG. Yun lang ang binigyan ng kapangyarihan. So, ang sagot po natin dyan ay Republic Act 10973. Ano yung RA 11200? Ano yung RA 11200? That is a PNP new classification rank. Ay, yung RA 11200, ayan po yung new PNP classification rank.
Ano yung RA112279? Alam niyo yung ano, yung National Police Training Institute. Di ba dati ang National Police Training Institute ay under po ng PPSC. Ngayon sa panibagong batas na ito, itong RA112279, ang National Police Training Institute ay under na po ng Philippine National Police. Okay, ang RA8551, police reorganization lang yan, no? So, next number, 12. The current Chief Justice of the Supreme Court. Sino yung current Chief Justice ng Supreme Court natin? Okay, si Honorable Gerald Bantag, siya yung current na Director General ng Bureau of Correction. Ang Wuhan, China naman, diyan nagsimula ang COVID-19. Ang United Kingdom naman, diyan ang galing ang bagong variant ng COVID. So, anong sagot natin? The current Chief na Justice ng Supreme Court, Honorable Justado M. Peralta. Next, number 13. Ang mga sumusunod daw are the bridges in the homicide investigation, except ito related cases sa ano, sa isang flight attendant. O alin daw dito yung hindi kasama sa 3 bridges ng homicide? Okay, the dead person has been moved, yung nagalaw yung patay na katawan. The cadaver is embalmed, na embalsamon na yung cadaver. The body is resurrected. The body is burned or cremated, nasunog. Siyempre, ang hindi dyan, yung the body is resurrected. Ano yun? Nabuhay, naka-immortality. So, hindi po yan. Yan ang except. So, number 14, the power and authority of a court to hear and try and decide cases. Okay, ano din kapangyari ng korte daw na mag-trial, mag-hear or try a decided cases. Ang ano daw yon? Venue. Ang venue, yon. Venue. Okay, so ano yung venue? Ang venue ay a place, lugar. So, ang arraignment naman, ito naman yung binabasaan ka ng nature ng crime na sinasampa sa'yo. Ang plea naman, ito naman yung isasagot mo sa arraignment. Alimbawa, tinanong ka, ikaw ba talaga pumatay niyan? So, sumagot ka, guilty. So, that is a form of plea. Pag tinanong ka naman sa amin, ikaw ba pumatay? Not guilty. That is a form of plea. Okay? Ayan yung sagot sa arraignment. So, ang sagot natin dito, jurisdiction. Next, number 15. It is an inquiry or proceeding to determine whether the sufficient ground to engender a well-founded belief that a crime has been committed and the respondent is probably guilty thereof and should be held for trial. Ibig sabihin lang ng tanong na to, ito yung pagsisiyasat at inaalam kung meron krimen. Okay? Isa-isay muna natin dito. So, pag sinabi yung probable cause, naniniwala na siya na may krimen. Tatanda na, probable cause, ha? Naniniwala na akong may krimen. Okay. Paano niya nakuha yung probable cause? Dahil sa preliminary investigation. Di ba sabi sa preliminary investigation, ito yung inaalam niya, nagsusuri siya kung ang krimen nga nangyari. O, tandaan nyo, pag preliminary investigation, meron nga bang krimen nangyari? So, nakita mo na talagang may krimen. Ano yun? Yung probable cause. Meron nga ang krimen nangyari. So, ano yung inquest proceeding naman? Ang inquest proceeding ay inaalam mo kung valid nga ba ang pag-aresto. Okay? Kung valid ang pag-aresto. And ilang years ang nire-required para magkaroon ng preliminary investigation? Ilang years daw ang kailangan? Or yung pagkakakulong, yung penalty or imprisonment? At least how many years daw? At least 4 years, 2 months, and 1 day. Kung may at least 4 years, 2 months, and 1 day, preliminary investigation yan. Okay, so ang sagot natin dyan, that is a preliminary investigation. So, sa mga bago lang dito sa page at sa YouTube natin, i-like nyo ang ating Facebook page na Acle Mentoring by Chaps. At mag-subscribe kayo sa YouTube channel ng Acle Mentoring by Chaps. Sa mga gustong bumili ng libro ng Mastering Criminology Terms, 750 pesos lang po yan. Ayon po yung dictionary na ginagamit sa board exam. At kasama din po dito ang lahat ng batas na related sa criminology. Okay, sa mga gustong umorder, nandyan ang ating number 0926-056-8167
or mag-message po kayo sa Aklim Mentoring by Chaps na Facebook page. Maraming salamat at lagi kayong makikinig sa ating mga video, panoorin nyo at subaybayan ang ating live streaming. Maraming salamat po. God bless.